Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging madasalin at relihiyoso. Marami sa atin ang nakikilahok sa mga gawain at aktibidad na isinasagawa ng simbahan. Isa sa mga gawain na ito ay ang prosesyon na madalas nating nakikita tuwing fiesta o kung anong mahalagang araw sa ating lugar. Pero paano kung ang isang aktibidad na banal ay siyang magbibigay sa iyo ng takot at kilabot? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Edgar. Ang aking ibabahaging kwento ay medyo matagal nang nangyari. Ito ay noong kabataan ko, kung kailan matigas pa ang ulo ko at wala akong ibang pinakikinggan kundi ang aking sarili. Lumaki ako sa may kaya na pamilya. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman mahirap. Nagtatrabaho sa munisipyo noon ang tatay ko habang ang nanay ko ay isang mananahi. Tatlo kaming magkakapatid, ako ang bunso at nag-iisang lalaki. Elementary pa lamang ako ay sakit na ako sa ulo ng mga magulang ko. Palagi kasi akong napapaaway noon sa school. Ako yung klase ng estudyante na akala mo ay kung sinong singa. Buntik pa nga akong mag-drop out noon sa school kasi hindi na rin ako kinakaya ng mismong school dahil sa pagiging basagulero ko. Kung hindi pa nakiusap noon ang nanay at tatay ko sa principal, ay baka natuloy ang pagpapatalsik sa akin ng school na yon, Papa Dudut. Pagtungtong ko sa high school ay mas naging matigas ang aking ulo. Napabarkada ako sa mga kagaya kong siga sa school. Natuto rin ako mag-inom at magsigarilyo nang hindi ko sinasabi sa mga magulang ko. Kasi alam ko na pagbabawalan nila ako o pagagalitan. Madalas din ako magkating class dati para magpunta sa kung saan o tumambay sa mall. Ganon ang gawain ko at hindi ko yon ipinagmamalaki, Papa Dudut. Kung pwede nga lang sanang bumalik ako sa nakaraan, ay hindi na ganon ang gagawin ko at mag-aaral na lamang ako ng mabuti. Madalas pa rin akong napapaaway hindi lamang sa loob ng school kung hindi maging sa labas. May mga grupo kasi ng mga kabataan na kung minsan ay nakukursonada namin at hinahamon namin ang away. Ewan ko ba kung bakit pakaramdam ko ay ang cool kapag nakikipagbugbugan ako, Papa Dudut. Hindi ko rin alam kung bakit ako naging ganon. Ang totoo sa aming magkakapatid ay ako lang ang basag ulo. Wala akong problema sa mga magulang ko at maayos nila kaming pinalaki pero sadyang ako talagang pumili ng ganong buhay ko noong kabataan ko. Natatandaan ko pa nga noong bata pa ako ay palagi kaming nagsisimba na buong pamilya. Palagi kaming pinapangaralan ng mga magulang namin na piliin palagi ang maging mabuti sa kapwa. Siguro dahil na rin sa maling mga kaibigan ang sinasamahan ko. Nagpa-impluwensya ako sa kanila, Papa Dudut. Fourth year high school ako nang magkaroon ako ng girlfriend, si Tanya. Out of school siya at marami siyang barkada na mahilig din sa gulo. Dahil sa girlfriend ko si Tanya ay ipinakilala niya ako sa mga kaibigan niya. May mga babae at lalaki rin. Napasama na ako sa barkada ni Tanya at mahilig kaming tumambay noon sa bahay ng isa sa mga kaibigan ni Tanya na si Romar. Palagi kasing walang tao sa bahay ni na Romar. Doon kami nagiinom at naninigarilyo. Minsan ay inaabot pa kami ng madaling araw. Hindi na rin ako nakakapasok sa school at nakakauwi sa bahay namin, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yon ay kinakausap ako ni na Mama at Papa. Tinatanong nila ako kung ano na ang ginagawa ko sa buhay ko. Ang sagot ko ay ine-enjoy ko lamang. Kasama ba sa pag-i-enjoy mo ang hindi na pumapasok sa school at hindi umuwi sa bahay natin? Ang galit na tanong pa ni Papa. Umuwi naman ako ngayon na. Ano pa bang gusto ninyo? Pabalangkong sagot. Kung hindi ka pa namin pinuntahan sa bahay ng Romar na yon, ay hindi ka uuwi. Edgar, ito ang tandaan mo.
Pagdating ng araw ay pagsisisihan mo itong ginagawa mo. Magsisisi ka kung bakit hindi mo inayos ang iyong pag-aaral. Hindi tayo mayaman at wala kaming ipapamana sa iyo. Kaya magsumikap ka sa buhay, ang turan pa ni Papa. Hindi na lamang ako mag-aaral. Tutal, ilang araw na akong hindi pumapasok eh. Hindi na ako tatanggapin sa school, ang sabi ko. Napaiyak ang nanay ko sa sinabi ko na yon, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na siya ang kakausap sa advisor ko para tanggapin ako basta ituloy ko lamang ang aking pag-aaral. Pero desidido na talaga akong huminto sa pag-aaral, Papa Dudut. Ang tanging gusto ko na lamang gawin ay ang makasama sina Tanya at ang mga barkada namin. Masaya kasi ako kapag kasama sila. Wala akong ibang iniisip kundi ang magpakasaya sa buhay. Pakaramdam ko ay sila lamang ang nakakaintindi sa akin at hindi ko iniisip ang future ko at kung ano ang magiging bunga ng ginagawa ko sa aking buhay. Sa pagtigil ko sa aking pag-aaral ay mas lalo ako nagkaroon ng oras kina Tanya. Hanggang isang araw ay natuklasan ko na pinagtataksilan ako ni Tanya at ang masakla pa ay isa sa mga kabarkada namin ang naging lalaki niya. Hindi na lamang ako kumibon nang makipag-break si Tanya sa akin, Papa Dudut. Kahit masakit sa akin ay pinalaya ko na lamang siya. Yun nga lang, masakit para sa akin ang mga nangyari. Nang minsan akong umuwi sa bahay ay pinagbabawalan na ako ni Mama at Papa na umalis ulit. Ikinulong pa nga nila ako sa kwarto ko at dinadalhan na lamang nila ako ng pagkain. May isang gabi na pinuntahan ako ni Tanya at ng mga barkada namin sa labas ng aming bahay. Pinagalitan sila ni Mama at Papa at sinabi nila kina Tanya na hindi ako pwedeng sumama sa kanila dahil hindi magandang impluensya nila sa akin. Galit na galit ako noon kasi pakaramdam ko ay napahiya ang mga barkada ko, Papa Dudut. Naisipan ko na maglayas. Inilagay ko sa bag ang ilang damit at gamit ko. Ninakawan ko rin ang pera si Papa para meron akong pandagdag na panggastos. Tumakas ako sa aming bahay at nagpunta ako kina Romar. Tol, dito muna ako sa inyo. Hindi kasi ako mahanap dito ni na Mama. Hindi nila alam itong bahay ninyo eh. Ang turan ko pa kay Romar. Wrong timing ka naman, Edgar. Sa makalawa ay uwi na ako sa probinsya namin. Nagagalit na rin sa akin ang nanay at tatay ko. Ginagawa ko raw bar itong bahay namin. Kasi dito tayo palagi nagiinom. Doon muna ako hanggang hindi raw ako nagtitino, ang sabi pa ni Romar. Ayokong bumalik sa amin, Papa Dudut, kaya mabilis akong nag-decide. Sinabi ko kay Romar na sasama na lamang ako sa kanya sa probinsya nila. Mas gusto ko kasi noon na patunayan sa pamilya ko na kaya kong mabuhay nang wala sila, Papa Dudut. Talagang nagrebelde ako kasi feeling ko ay kinokontrol at sinasakal nila ako. Hindi pa nga makapaniwala si Romar sa desisyon ko. Aniya, wala akong magagalaan sa lugar nila kasi probinsya talaga yon. Tapos ang makakasama pa namin sa bahay ay ang tita at lola niya. Kailangan ko raw magtrabaho kung sakali dahil kailangan namin kumita ng pera para sa panggastos namin sa araw-araw. Okay lang sa akin yung tol, mas gugustuhin ko pang magtrabaho kesa bumalik sa bahay. Ayoko na sa amin, ang wika ko. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Basta sinasabihan na kita na hindi madali ang buhay sa probinsya namin. Saka bawal doon ang tatamad-tamad. Galit ang lola ko sa tamad, paalala pa ni Romar. Buo na talaga ang desisyon ko, Papa Dudut, at gusto ko na magpunta sa isang lugar kung saan ay hindi ako mahahanap ng pamilya ko. Sumama ako kay Romar, sumakay kami ng bus at halos 10 oras ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa probinsya nila. Napatunayan ko na totoo ang sinasabi ni Romar, halos puro palayan at bundok ang aking nakikita. Ang bahay nila roon ay medyo luma na pero dalawang palapag. Lumang bahay daw yon ang nanay ng lola niya. Hindi pa sementado ang lalakaran doon pero marami naman silang kapitbahay, Papa Dudut. Ipinakilala ako ni Romar sa lola at tita niya.
Sinabi na lang ni Romar na wala na akong pamilya at baka raw pauwiin ako kapag sinabi namin na naglayas ako sa amin. Pumayag naman sila na doon ako manirahan pansamantala. Sinabi rin ni Romar na magtatrabaho ako at hindi magiging pabigat. Sa tingin ko naman ay mabait ang lola at tita ni Romar, Papa Dudut. Pumayag kasi sila na tumuloy ako sa kanilang bahay. Magkasama kami ni Romar sa isang kwarto sa second floor ng kanilang bahay. Noon lang ako nakapasok sa ganong kaluma na bahay. Yung mga bintana ay gawa sa kapis, yung parang sa mga lumang bahay talaga. Alam ko na hindi magiging madali ang buhay ko sa lugar na yon, lalo na't kailangan kong magbanat ng buto. Nahihiya rin kasi ako sa lola at tita ni Romar kung tatambay lamang ako. Makalipas ang 3 araw ay nakahanap na kami ni Romar ng trabaho. Naging construction worker kami sa isang tinatayong 3-story building sa bayan. Dahil sa yon ang unang beses kong magtrabaho tapos ganun pa kabigat ay talagang nahirapan ako, Papa Dudut. Unang araw pa lamang ay gusto ko na kaagad na sumuko. Tol, wala ka bang ibang trabaho na pwedeng lipatan natin dalawa? Ang sakit ng katawang ko eh. Hindi ko na yata kaya magtrabaho dun bukas. Reklamo ko nang nakahiga na kami sa papag ng gabing yon. Wala na, tol. Alam mo naman na hindi tayo tapos ng high school. May hirapan tayong makahanap ng madaling trabaho. Saka masasanay ka rin. Sa una lang talaga mahirap pero kung nahihirapan ka na, pwede ka nang bumalik sa inyo, ang sabi pa ni Romar. Ayoko nga bumalik sa amin, di parang wala rin saysay ang paglalayas ko kung babalik ako, hindi ba? Magtitiis na lang ako sa hirap at sakit ng katawan, tanggi ko. Ikaw ang bahala, wala namang problema kung dito ka muna sa bahay nila Lola pero may choice ka rin na umuwi sa inyo kung gusto mo at hindi mo na kaya ang buhay dito, ang sabi pa ni Romar. Dahil sa ayaw kong umuwi sa amin ay nagtiis na lamang ako, Papa Dudut. Kahit mahirap ang trabahong pinasok ko ay hindi na lamang ako nagreklamo. Tama rin naman si Romar na wala kaming mahahanap na trabaho na madali, lalo na at kahit high school ay hindi namin natapos. Gabi-gabi akong umuwi sa bahay ng lola ni Romar na masakit ang buong katawan. Pero palagi kong iniisip na mas okay na yon kesa sa nandun nga ako sa amin. At komportable ako pero sinasakal naman ako ng mga magulang ko. Hindi naman ako nahirapang pakisamahan ang lola at tita ni Romar. Tamang first impression ko na mababait sila. Hindi ko naramdaman sa kanila na ayaw nila na naroon ako. Para hindi rin ako maging pabigat sa kanila ay kumikilos ako sa bahay kahit na wala akong pasok. Nagigib ako ng tubig mula sa poso ng kapitbahay at pinupuno ko ang malaking drum nila sa banyo. Naglilinis din ako ng bahay at sumusunod sa utos ng lola at tita ni Romar kapag may ipapabili ang mga ito. Naging masinop din ako sa pera, Papa Dudut. Gusto ko kasing mag-ipon para sa mga bagay na gusto kong bilhin. Siyempre, hindi ko rin nakakalimutan na magbigay kahit papaano sa panggastos sa bahay. Dapat lang na gawin ko yon kasi doon ako kumakain at gumagamit din ako ng kuryente. Nakakahiya kung hindi ako mag-aambag para sa mga gastusin namin. Mag-iisang buwan na ako sa probinsya ni na Romar at kahit papaano ay nakapag-adjust na ako sa bago kong buhay. Hindi pa rin ako nahahanap ng mga magulang ko at hindi ko rin alam ng time na yon kung hinahanap pa ba nila ako. Iniisip ko rin minsan na baka mas masaya sa kanila na nawala na ako sa buhay nila. Dahil wala na ang pasaway nilang anak na walang ibang ginawa kung hindi ang bigyan sila ng sakit ng ulo at problema. Kaya nagkaroon na ako ng kagustuhan na doon na lamang kina Romar manirahan habang buhay. Unti-unti ko rin napansin na hindi na ako nakikipagbarkada. Tanging si Romar na lamang ang palagi kong kasama. Kapag nagiinom ay kaming dalawa na rin lang. Siguro ay dahil wala sa lugar na yon yung mga grupo ng kabataan na kagaya ng mga sinamahan ko dati. Isang gabi dahil sa bago kaming sahod ni Romar ay naisipan namin na mag-inom.
Bumili kami ng murang alak at chicherya bilang pulutan. Pinapayagan naman kami mag-inom ng lola at tita ni Romar dahil alam nila na kapag lasing na kaming dalawa ay aakyat kami sa kwarto at matutulog na. Hindi na ako kagaya ng dati na kapag lasing ay gumagala pa hanggang sa makahanap ng makakaaway. Kapag nagiinuman kami ni Romar ay puro pangarap sa buhay ang aming napag-uusapan. Kagaya ng pagkakaroon ng malaking bahay at mga sasakyan. Gusto rin namin na magkaroon ng negosyo para hindi kami habang buhay na maging construction worker. Ang dami naming naisip na negosyo. Kahit nila imposible kaming magkaroon ng ganon kasi wala kaming pera. Maaga kaming natapos ni Romar sa pagiinom ng gabing yon, Papa Dudut. Siguro'y wala pang alas 12 ng hating gabi nang magligpit na kami ng pinag-inuman namin sa tapat ng kanilang bahay. Pagkatapos noon ay nauna na si Romar na umakyat sa kwarto dahil naligo pa ako. Ang lagkit kasi ng katawang ko saka para presko rin ako kapag natulog ako. Pagpasok ko sa aming kwarto ay humiga na ako at sanay kami ni Romar na nakabukas ang pinto kapag natutulog. Medyo kulong kasi yung kwarto bagaman at meron namang bintana na palagi nakasarado sa gabi. Kung wala siguro kaming electric fan ay baka para kaming nasa loob ng pugon, Papa Dudut. Ilang minuto pa lang ako na nakahiga ay nakaramdam ako ng alinsangan ng gabing yon. Medyo pinagpapawisan ako kahit na nakatutok sa amin ang electric fan. Naisipan ko na kung bubuksan ko ang bintana ay magiging malamig dahil papasok sa kwarto namin ang malamig na hangin mula sa labas. Tumayo ako ng sandali at binuksan ko yung bintana. Hindi ko na lang masyadong nilakihan ang pagkakabukas. Bumalik na ako sa pagkakahiga ngunit hindi pa ako nakakapikit ay biglang pumasok ang lola ni Romar at nakita ko kung paano niya sinarado ang bintana ng nagmamadali. Sino sa inyong nagbukas ng bintana? Tanong ni Lola. Ako po, Lola. Bakit po bawal po bang buksan ang bintana dito tuwing gabi? Ang nagtataka kong tanong. Oo, bawal buksan ang kahit na anong bintana sa bahay na ito kapag gabi. Hindi ko pala nasabi sa iyo, ang tura ni Lola. Pasensya na po at hindi ko po kasi alam. Hayaan niyo po at simula ngayon ay hindi na ako magbubukas ng bintana tuwing gabi. Naiinitan po kasi ako kaya binuksan ko ang sambit ko. Ayos lamang, sige na, matulog ka na. Aniya at lumabas na siya ng kwarto. Tiniis ko na lamang kahit na medyo mainit, Papa Dudut. Siyempre nakikitara lamang ako sa kanila kaya dapat kong sundin kung ano ang patakaran nila sa kanilang bahay. Mas mabuti na ang sumunod kaysa mapalayas ako dahil sa simpleng hindi ko pagsunod sa kanila, Papa Dudut. Wala na rin kasi akong ibang mapupuntahan kung aalis ako doon. Pagkagising ko kinabukasan ay saka ko naisip ang dahilan kung bakit bawal buksan ang bintana kapag gabi sa bahay na yon. Wala kasi akong ibang maisip na dahilan kundi ang natatakot sila na may magnanakaw na makapasok. Kaya nang nasa trabaho na kami ni Romar ay saka ko tinanong yon sa kanya. Binuksan ko pala yung bintana sa kwarto natin kagabi. Tapos nakita ng lola mo. Isinarado niya at ang sabi niya ay bawal daw buksan ang mga bintana tuwing gabi. Alam mo ba ang dahilan kung bakit? Tanong ko kay Romar. Yun ba? Oo. Ang alam ko bata pa lang kami ay ayaw na ni Lola na bubuksan ang mga bintana kapag gabi. Marami kasing paniki at mga ligaw na ibon sa paligid ng bahay. Natatakot lamang kami na baka makapasok sa bahay kasi minsan na yun nangyari. Tugon pa ni Romar. Hindi ko alam kung bakit pakaramdam ko ay hindi nagsasabi ng totoo si Romar sa natanong ko, Papa Dudut. Hindi kasi siya makatingin sa akin ng diretso at parang sa pagsasalita niya ay naghahabi lamang siya ng kasinungalingan. Ganon pa man ay hindi na ako nang ulit pa tinanggap ko na lamang ang sinabi ni Romar. Pansin ko rin kasi na pagsapit ng gabi ay maraming mga paniki na nakasabit sa mga kable ng kuryente sa labas.
Nakakatakot nga naman kung makakapasok yon sa bahay. Simula nang malaman ko ang patakaran na yon sa bahay ng lola ni Romar ay hindi na ako nagtangka na buksan ang bintana tuwing gabi, Papa Dudut. Kahit may mga gabi na mainit ay nagtitiis na lamang ako. Lagpas isang buwan na akong nakatira sa bahay na yon, komportable na ako at hindi na iba ang turing ng mga kasama ko sa bahay. Feeling ko nga ay matagal ko na silang kakilala at parte na talaga ako ng kanilang pamilya. Hindi nila pinaramdam sa akin na ibang tao ako at hindi nila ako kadugo. Isang umaga habang nagwawalis ako sa harapan ng bahay ay nilapitan ako ng tita ni Romar para kausapin. Kumusta naman ang pagtira mo dito sa amin? Hindi ka naman ba naiinip? Wala kang paglilibangan kasi dito. Walang kahit na TV o kahit radyo man lang, ang sabi ni tita. Okay na okay po ako tita, lahat po ng tao dito ay mabait sa akin. Saka wala rin pong problema kung walang TV dito sa inyo kasi hindi rin naman ako mahilig manood ng TV. Marami rin po akong pwedeng gawin kaya hindi ako naiinip, sambit ko. Mabuti kung ganun, sa gabi nakakatulog ka ba ng maayos? Tanong pa niya. Opo, hindi na ako namamahay. Pero may tanong lang po ako. Totoo po ba na kaya dapat nakasarado ang bintana sa gabi dahil sa mga paniki na pwedeng pumasok? Yun po kasi ang sabi ni Romar sa akin, turan ko. Kung yun ang sinabi sa'yo ni Romar ay paniwalaan mo na lang Edgar, ang sabi ni tita sa akin. May naramdaman na naman akong kakaiba sa naging sagot ni tita Romar sa akin, Papa Dudut. Feeling ko ay may ayaw silang sabihin sa akin na hindi ko malaman kung ano. Parang gusto ko na tuloy magbukas ng bintana sa gabi para malaman ko kung ano ang totoong pwedeng mangyari. Nagkaroon na rin ako ng hinala na baka merong aswang sa lugar nila at baka yon ang kanilang kinakatakutan. Alam ko kasi na kapag sa ganong klase ng probinsya ay parang automatic na may mga kwentong aswang. Yun nga lang simula nang dumating ako sa lugar na yon ay wala pa akong naririnig na nagkwekwento si Romar o si Lola o Tita na merong aswang sa kanilang lugar. Wala rin akong nararamdamang senyales na may aswang tuwing gabi. Kung multo naman ang pag-uusapan, sa tingin ko ay walang ganon sa bahay na yon. Kasi wala rin akong nararamdaman na kakaiba. Isang gabi patulog na ako ng isang number na hindi nakasave sa phone ko ang tumawag sa akin. Inakala ko na baka isa yon sa mga kabarkada ko kaya sinagot ko na kaagad. Yon pala ay si Mama. Edgar, nasaan ka ba? Umuwi ka na at nag-aalala na kami sa iyo. Umiiyak na sabi ni Mama sa akin. Ayoko. Hindi na ako uuwi dyan sa atin. Kaya huwag niyo na akong hanapin. Dapat nga'y maging masaya na kayo kasi wala nang nagpapasakit ng ulo ninyo. Turan ko. Umuwi ka na at kung ano ang problema mo ay pag-usapan natin. Minamasama mo ba ang pagkulong namin sa iyo sa bahay? Edgar, ayaw ka lang namin na sumasama sa mga kabarkada mo dahil hindi sila magandang impluensya sa iyo. Paliwanag pa ni Mama. Hindi nyo pa nga sila kilala pero sinasabihan nyo na kagad ng masama silang impluensya. Saka huwag ka na ngang magpanggap, alam ko na hindi nyo ako hinahanap. Ngayon ka nga lang tumawag sa akin, sambit ko. Yan ba ang akala mo? Hahanapin ka ba namin kung ayaw namin na nandito ka? Hindi ka namin tinatawagan noon dahil ang sabi ng papa mo ay tiisin ka namin at babalik ka rin. Pero nanay ako at hindi kita kayang tiisin. Napapagalitan kita pero mahal na mahal kita, ang sabi pa ni Mama. Medyo naluha ako sa mga sinabi ni Mama. Medyo tinamaan ako nang malaman ko na hinahanap pala nila ako, Papa Dudut. Yun din ang unang beses na sinabihan ako ni Mama na mahal niya ako. Kung hindi pa pala ako maglalayas, ay hindi ko yon maririnig. Pero dinaig ako ng pride ko at iginit ko na hindi talaga ako uuwi. Ang sabi ko pa ay masaya na ako kung nasaan ako at doon ko na tinapos ang aming pag-uusap. Para hindi na ako matawagan ni Mama ay nagbago agad ako ng number kinabukasan. Natatakot kasi ako na baka sa kakapilit ni Mama na umuwi na ako ay bumigay ako.
Gusto ko nang panindigan ang paglalayas ko noon. Minsan sa trabaho ay nakaramdam ako ng pagsama ng pakiramdam. Yung parang lalagnatin ako na hindi ko mawarian. Gusto ko na sanang magpahinga pero nanghihinayang ako sa sasahuring ko sa isang araw. Kahit na hindi yon malaki ay malaki pa rin ang mawawala sa akin kapag pinili ko na huwag nang tumuloy sa pagtatrabaho para sa araw na yon. Napansin na ni Romar na parang hindi mabuti ang lagay ko at inamin ko na parang lalagnatin ako. Aniya ay umuwi muna ako at magpahinga pero ipinilit ko pa rin na kaya ko. Pagsapit ng gabi, Papa Dudut, ay doon ako tuluyang nilagnat. Nilalamig ako at nangihina, hindi ako pinabayaan ng lola ni Romar. Sila pa ang bumili sa akin ng gamot at pinunasan pa niya ang katawan ko ng maligamgam na tubig na may halong alkohol. Para daw guminhawa ang pakiramdam ko. At bumaba ka agad ang aking lagnat. Effective naman yon kasi pagkainom ko ng gamot ay nakatulog agad ako. Sa gitna ng aking pagtulog ay nagising ako dahil meron akong narinig mula sa labas na mga boses ng mga tao na sabay-sabay na nagdarasal. Hindi ko nga lang sila maintindihan dahil parang kinakain nila yung pagsasalita nila. Bukod pa doon ay may naririnig din akong yabag ng paa na sabay-sabay na naglalakad. Tulog na tulog si Romar sa tabi ko. Hindi ko tuloy maitanong sa kanya kung anong meron sa labas. Pero ang aking hula ay may nagpuprosesyon sa labas. Dahil naaninag ko sa nakasaradong bintanang kapi sa mga kandila na may sindi. Nakapagtataka lang kasi parang sobrang late naman yata ng prosesyon nila. Sa pagkakatanda ko ay alas 11 na noon ng gabi. Gusto ko nga sanang sumili pero tinamad na akong gawin yon kasi mabigat pa rin ang aking pakiramdam. Ang ginawa ko ay pinakinggan ko na lamang ang prosesyon. Matapos ang kanilang pagdarasal ay umawit naman sila at hindi ko pa rin maintindihan, Papa Dudut. Hindi ko tuloy alam kung Tagalog ba o ibang lingwahe ang kanilang sinasabi. Tumagal siguro ng kulang 5 minutes sa mga narinig ko sa labas bago yun nawala. Doon pa lamang ako nakabalik sa aking pagtulog. Kinaumagahan ay medyo maayos na ang pakiramdam ko pero ang sabi ni Romar ay huwag muna akong magtrabaho at baka mabinat ako. Hindi raw ako tuluyang gagaling kung magpupumilit ako na magtrabaho. Mas makakabuti raw kung magpapahinga ako buong araw at kapag maayos na talaga ang pakiramdam ko ay maaari na akong pumasok kinabukasan. Sinunod ko na lamang ang sinabi nila sa akin, Papa Dudut. Medyo nagtaka nga ako sa sarili ko kasi parang nagbago na ang ugali ko. Kasi dati kung ano ang gusto ko ay yon ang aking gagawin. Siguro ay dahil sa ibang tao sila, na-realize ko rin na parang ang sama talaga pala ng ugali ko. Sa ibang tao ay sumusunod ako pero pagdating sa sarili kong pamilya ay hindi. Inisip ko pa na sinasakal nila ako kahit ang totoo ay ang kabutihan ko lamang ang kanilang iniisip. Si Romar lamang ang pumasok sa trabaho ng araw na yon. Ako ay nagpunta sa kwarto pagkatapos kumain ng almusal. Pero buwaba rin ako kagad kasi naiinip ako. Nakita ko si Lola na nakaupo sa tumba-tumba niya habang nananahi. Bigla ako tuloy naalala ang nanay ko kasi pagtatahi ang trabaho niya. Alam mo Lola, magaling din magtahi ang nanay ko pero makina ang gamit niya. Ang sabi ko kay Lola. Ganun ba? Wala kasi akong makina pero pagtatahi din ang trabaho ko noong kalakasan ko pa. May ba ako? Kumusta na pala ang pakiramdam mo? Tanong pa ni Lola. Maayos na po, malamang bukas ay makakabalik na ako sa pagtatrabaho. Oo nga pala, malapit na po ba ang fiesta dito sa inyo? Tanong ko. Matagal pa, kakatapos lang ng fiesta sa amin. 3 buwan na ang nakakaraan. Sayang at wala ka pa rito noon. Masaya rito kapag fiesta. Eh bakit mo nga pala naitanong? Sambit pa ni Lola. Kagabi po kasi ay may narinig ako na parang prosesyon sa labas. Sagot ko. Napansin ko na parang biglang natakot si Lola. Binuksan mo ba ang bintana? Tiningnan mo ba sila? Nakita mo ba sila?
Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Sinabi ko na hindi ko binuksan ang bintana kaya hindi ko nakita yung mga nagpro-prosesyon. May takot sa pagsasalita na sinabi sa akin ni Lola na kahit na ano ang mangyari o kahit na anong marinig ko sa labas tuwing gabi ay huwag na huwag kong bubuksan ang bintana. Tinanong ko kung bakit pero hindi niya sinabi sa akin ang dahilan, basta sundin ko lang daw ang sinasabi niya. Dahil sa sinabi ni Lola, Papa Dudut, ay nabuhay ang aking curiosity. Yun nga lang, alam ko na parang walang kahit na sino sa kanila ang may balak na sabihin sa akin ang totoong dahilan kung bakit bawal buksan ang bintana sa gabi at tingnan yung mga nagpro-prosesyon. Pagsapit ng gabi ay hindi ako makatulog. Inisip ko kasi yung sinabi sa akin ni Lola. Nauna namang makatulog si Romar sa akin at pagsapit ng alas 11 ng gabi ay narinig ko ulit yung prosesyon, Papa Dudut. Gusto ko nang tumayo at silipin kung tama ba ang hinala ko na merong prosesyon sa lugar na yon kapag ganong oras. Nagtatalo na ang isip ko at mas nanalo ang kagustuhan ko na sumilip sa may bintana. Ang sabi ko ay sisilip lang naman ako at bibilisan ko lang. Wala naman siguro mangyayaring masama kung ganoon ang gagawin ko. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa may bintana. Akmang bubuksan ko na sana yon nang magising si Romar at pinigilan niya ako. Tol, huwag mong bubuksan yan, pasigaw na wika ni Romar. Sisilipin ko lang yung mga tao sa labas. Yung mga nasa prosesyon, ang turan ko. Narinig mo sila? May pangambang tanong ni Romar. Oo, kagabi ay narinig ko rin sila. Ano ba kasing meron at bawal buksan ang bintana na ito sa bahay na ito kapag gabi? Curious kong tanong. Nawala na ang narinig kong nagdarasal at umaawit sa labas kaya bumalik na ako sa pagkakahiga. Ang sabi sa akin ni Romar ay hindi lamang sa bahay ng lola niya bawal buksan ang mga bintana tuwing gabi, lalo na kapag may naririnig na nagdarasal at umaawit sa labas. Maging sa ibang bahay ay ganoon din. Paniniwala na raw yun sa lugar nila na kahit noong mga bata pa sila ay sinusunod na nila. Doon na sinabi ni Romar sa akin ang totoong dahilan kung bakit bawal buksan ang bintana sa gabi, lalo na kapag may nagpro-prosesyon sa labas ay dahil hindi mga tao ang nagsasagawa ng prosesyon. Mga patay na raw ang mga yon. Nagkakaroon daw kasi noon ng kaguluhan sa lugar nila habang may isinasagawang prosesyon. May isang nakadroga na lalaki na biglang nag-amok at pinagbabaril ang mga nasa prosesyon. Marami rin daw ang namatay noon at nangyari daw yon matagal ng taon ng nakakaraan. Hindi pa raw siya pinapanganak. Labis akong kinilabutan sa kwento sa akin ni Romar. Nagtayuan ang balahibo ko kasi na-imagine ko yung mga patay na nasa prosesyon. Siguro hindi pa nila matanggap na patay na sila kaya hanggang sa ngayon ay ginagawa pa rin nila yung huling ginawa nila bago sila mamatay. At yun ay ang prosesyon, ang sabi pa ni Romar. Eh bakit bawal silang tingnan? Tanong ko. Ang sabi sa akin ni Lola, kapag tinignan mo sila o pinanood at nakita ka nila ay hindi ka nila patatahimikin. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko tatangkain na tingnan o silipin sila. Hindi ko sinasabi sa'yo ito dahil kasi baka matakot ka, pero dahil sa makulit ka, sinabi ko na. Kahit nga sina Lola at Tita ay ayaw sabihin sa'yo, ang sabi pa ni Romar. Hindi nagkamali si Romar dahil talagang natakot ako sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Pero hindi pa rin nawala ang curiosity ko na makita yung mga nagpro-prosesyon. Kung magkakataon ay yun ang unang beses na makakita ako ng multo o mga kaluluwa. Gusto ko lang makita kung ano ba talaga ang itsura ng isang multo for the experience lang, kumbaga. Nang sumunod na gabi ay hindi muna ako natulog. Naghintay ako ng hanggang alas 11. Pero wala akong narinig na prosesyon. Inabot na ako ng alauna ng madaling araw pero wala pa rin. Dahil sa late na akong nakatulog ay inaantok ako sa trabaho namin ni Romar. Kulang na lang ay makatulog ako habang nagbubuhat ng mga hollow blocks, Papa Dudut. Lumipas pa ang ilang gabi pero wala na akong narinig pa sa labas na prosesyon tuwing gabi. Medyo nagkaroon ako ng panghihinayang na hindi ko pa sinilip noon para nakita ko kung ano nga bang itsura ng mga nagdarasal sa labas ng bahay
na sinasabi sa akin ni Romar. Inakala ko na hindi na mauulit na marinig ko yung prosesyon. Isang gabi ay nagising ako kasi kailangan kong gumamit ng banyo. Waba muna ako kasi nandoon ang banyo at nang bumalik ako sa kwarto ay muli ko narinig yung prosesyon sa labas. Nagmamadali akong lumapit sa bintana at tinignan ko muna si Romar para makasigurado ako na tulog na talaga siya. At bigla na naman siyang magising. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana para hindi yon gumawa ng ingay. Nang magkaroon ng kaunting awang ay sumilip ako at nakakita ako ng mga taong nasa prosesyon sa may labas. Hindi naman sila ganong karami pero lahat sila ay nakasuot ng puti. Tapos yung mga babae ay may belong itim sa ulo. Lahat sila ay merong hawak na kandila at mabagal silang naglalakad. Habang pinapanood ko sila ay hindi ko maiwasan ang kilabutan. Lahat na yata ng buhok ko sa katawan ay tumayo na ng sandaling yon. Kahit gusto ko nang umalis sa bintana ay hindi ko magawa. Nang nasa tapat na sila ng bahay ni na Romar ay bigla silang huminto. Yung matandang babae na nasa unahan ng prosesyon ay biglang tumingin sa akin at itinuro niya ako. Pagkaturo sa akin ng matanda ay sabay-sabay na tumingin sa akin lahat ng kasama sa prosesyon. Sa takot ko ay sinarado ko ang bintana at nagmamadaling humiga. Nagkulong pa ako ng kumot kasi hindi mawala sa isipan ko yung paraan ng pagkakatingin nila sa akin. Lalo na yung matandang babae sa unahan. Para bang galit lahat sila, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog matapos ng nangyari. Wala akong pinagsabihan na sinilip ko yung mga nasa prosesyon sa labas kahit kay Romar. Ayoko kasing malaman nila na sinuway ko ang sinabi nila sa akin. Sa trabaho ay wala ako sa sarili. Nasa utak ko pa rin kasi yung itsura ng mga nasa prosesyon. Pakiramdam ko pa nga ay babalik ang lagnat ko. Kinagabihan ay hindi ako makatulog at pinagsisihan ko kung bakit ba ako sumilip sa bintana. Nagkaroon tuloy ako ng takot. Ang akala ko kasi ay hindi ako makikita ng mga nagpro-prosesyon kasi sumilip lang naman ako. Dapat pala ay nakinig na lamang ako kina Romar, Papa Dudut. Sobrang paranoid tuloy ako ng gabing yon na baka marinig ko ulit yung mga nasa prosesyon sa labas. Madaling araw na ulit ako nang makatulog. Akala ko ay magiging maayos ang tulog ko pero nagising ako. Nang may marinig akong kumakatok sa bintana, hindi tumitigil yung pagkatok. Nakapagtataka na merong kakatok doon dahil nasa second floor kami ng bahay. Wala namang ganong katangkad na tao para maabot yung bintana. Wala rin puno na malapit sa bintana para lumikha ng ganong klase ng ingay. Ginising ko si Romar kasi natatakot na talaga ako ng sandaling yon. Bakit tol? Bakit mo ko ginigising? Medyo inis na tanong ni Romar dahil naistorbo ko ang tulog niya. Tol, may kumakatok sa bintana, ang turan ko. Ha, anong kumakatok? Wala naman ah, sagot ni Romar. Bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig? Hindi makapaniwalang tanong ko. Nainis na lamang sa akin si Romar kasi kahit na anong pilit ko sa kanya na may kumakatok sa bintana ay wala raw talaga siyang naririnig. Hanggang sa tinanong niya ako kung may binuksan ba akong bintana habang may nagpro-prosesyon sa labas. Magsisinungaling pa sana ako sa kanya pero naisip ko na dapat kong sabihin sa kanya ang totoo. Kaya umami na rin ako. Natakot si Romar para sa akin. Bakit daw hindi ako marunong makinig? Tulong sasabihin kina Lola ha? At kay Tita, baka paalisin nila ako. Natatakot kong sabi. Ikaw kasi masyado kang makulit eh. Paano kung hindi ka napatahimikan ng mga kaluluwa na yun? Ang nag-aalalang sambit pa ni Romar. Hindi muna namin sinabi sa Lola at Tita ni Romar ang nangyari. Baka kasi talagang mapalayas ako sa bahay nila kapag nagkataon. Ngunit gabi-gabi ay nakakarinig ako ng pagkatok sa bintana na sinasabayan paminsan ng mga nagdarasal na tao. Habang tumatagal ay palakas ng palakas ang katok na aking naririnig. Nakapagtataka na hindi yon naririnig ni Romar at tanging ako lamang ang nakakarinig, Papa Dudut. Dumating na sa moment na parang nasa loob na ng ulo ko yung tunog ng pagkatok kasi sumasakit na ang ulo ko kapag naririnig ko yon.
Isang gabi ay inaya akong mag-inom si Romar para maging masarap ang tulog ko. Bala ko talaga na magpakalasing para talagang tulog ako at baka kahit na anong katok ang marinig ko ay hindi na ako magigising. Sinadya ko pangang tasan ang tagay ng sa akin. Nakadalawang bote kami ni Romar ng hard na alak, Papa Dudut. Pagkatapos nun ay nag-aya na si Romar na matulog na kami. Dumiretso na ako ng higa pero mas nauna namang makatulog si Romar. Ilang segundo pa lang ako na nakakapikit ay narinig ko na naman ang katok sa bintana. Dahil sa lasing ako ng time na yon ay nagtapang-tapangan ako. Binuksan ko ang bintana at nawala ang pagkalasing ko nang makita ko na nasa tapat ng bintana yung matandang babae na nasa unahan ng prosesyon. Pero agad din siyang nawala kaya hindi ko alam kung namamalik mataba ako o epekto lamang yon ng alak. Takot na takot kong sinarado ang bintana at naggulong ako sa kumot. Dahil sa pakiramdam ko ay hindi ako titigilan ng pagkatok sa bintana ay nag-decide ako na umuwi na sa amin. Pakiramdam ko kasi kapag nagtagal pa ako roon ay masisiraan ako ng bait. Maayos ako nagpaalam sa tita at lola ni Romar. Inamin ko rin na hindi totoo na wala akong pamilya. Sinabi ko sa kanila na naglayas talaga ako. Hindi naman sila nagalit sa akin pero sana raw ay nagsabi ako ng totoo. Sinangayunan din nila ang pag-uwi ko sa amin dahil panigurado raw na nagwo-worry na sa akin ang mga magulang ko. Nagpasalamat ako sa kanila kasi kinupkup nila ako kahit na hindi nila ako kadugo o kakilala man lang. Nangako naman si Romar sa akin na hindi niya sasabihin sa lola at tita niya na nakita ko yung mga nasa prosesyon. Nang umuwi ako sa amin ay inasahan ko na pagagalitan ako pero hindi po yun nangyari. Niyakap pa nga ako ni mama at papa dahil na rin sa naranasan ko ang hirap na magtrabaho sa construction ay sinabi ko sa kanila na dapat ay makapag-aral ako para magkaroon ako ng magandang trabaho. Hindi sa minamaliit ko ang pagiging construction worker, Papa Dudut. Naranasan ko kasi ang mga hirap ng trabahong yon. Kaya masasabi ko na saludo ako sa mga construction worker. Ang sa akin lang ay kung meron tayong pagkakataon na makapag-aral ay mag-aral tayo kasi para rin yon sa atin at sa future natin. Bumalik ako sa pag-aaral at iniwasan ko na ang tukso na mapabarkada ulit sa mga walang magandang maidudulot sa akin. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral at sa kasalukuyan ay isa na akong pulis. Meron din ako ngayong asawa at dalawang anak na lalaki. Ayokong magaya sa akin ang mga anak ko lalo na't lalaki sila. Kaya palagi kong sinasabi sa kanila na palagi silang maging mabait sa kanilang kapwa at iwasan ang pakikipag-away. Sa awa naman ng Diyos ay hindi naman sila nagmana sa akin. Yung tungkol naman sa prosesyon hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yon. Nang ikwento ko ngayon sa asawa ko ang sabi niya ay baka yon ang paraan ng tadhana para maisipan ko na bumalik sa amin. Siguro nga ay ganun yon, Papa Dudut, pero wala naman akong pagsisisi na bumalik ako sa amin dahil kahit papaano ay nagawa kong ayusin ang aking buhay. Lubos na gumagalang Edgar. Ang ating mga magulang ay nandyan upang tayo po ay gabayan para makaiwas tayo sa mga maling desisyon natin sa buhay. Sabi nga eh, pabalik na ako, papunta ka pa lang. Huwag nating masamain ang kanilang payo lalo na kung ito ay para sa ating ikakabuti. Mas matagal na silang nabubuhay kesa sa atin kaya alam na nila ang maaaring mangyari at iniiwas lang nila tayo sa mga bagay na ating ikakapahamak. Madalas kasi kapag masyado tayong matigas ay napapahamak tayo o kaya ay naliligaw ng landas. Makakabuti rin sa isang magulang kung huwag nating masyadong higpitan ang ating mga anak. Piliin natin ang mga bagay na dapat tayong ma-involve sa ating mga anak. Maganda rin na binibigyan natin ang ating mga anak ng pagkakataon na makapag-decide para sa kanilang sarili. Kapag nadapa sila ay tulungan natin silang makatayo at patuloy natin silang gabayan sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya.
sa papadudod stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa papadudod stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.